Napatay ang apat na lalaking nasa drugs watchlist ng pulisya sa lalawigan ng Bulacan. Anim naman ang arestado kabilang ang mag-asawang gumagamit daw ng shabu. Nakatutok si Victoria Tula. Ma'am, simpleng tao lang kami. Hindi kami masama. Hindi kami masasama dyan. Ay, pag ginawa nyo sa amin. Hindi kami masama. Hindi kami masama, ma'am. Nakiinuman lang kami. Hindi kami pusin. Nagsusumamo ang mag-asawang Angeline at Jimmy Ocampo na huwag silang arestuhin. Nahuli kagabi ang dalawa sa by-bust operation sa kanilang bahay sa Bukaway, Bulacan dahil bumabatak daw ng shabu. Arestado rin ang apat na iba pa na nasa bahay. Dumating po yung kaibigan po ng kapatid ko. Nagkainuman lang po ng konti. Nagka-video okay lang po kami. Ate, alam mo kami! Mukha mo kami! Wala kami gula kasi mabuto. Ate, mukha mo kami, ate! Marina! Hindi kami ate, kuya! Hindi kami kasama! Napatay naman ang dalawang target ng operasyon na kinilalang sina alias Baba at Avatar. Ayon sa mga pulis, nasa drugs watchlist ang mga ito. Yung mga tarap po na drug pusher, the same time po ma'am na may mga rewards po na akyat bahay. Ano ma'am sila sa Manila, doon ma'am parang siguro po ma'am ano ma'am nila yun. Pinaka safe house po ma'am nila yun doon sa may barangay Batsa. Inaalam pa kung kaanak ba ng mga nahuli ang dalawang lalaki. Mag-negatibo man daw sa drug test ang mga inaresto, maaari pa rin silang makasuhan dahil sa 25 sachet ng hinihinalang shabu na na-recover sa bahay at nagkakahalaga ng 25,000 piso. Kasama pa ang mga drug paraphernalia, isang kalibre 38 at Magnum 22 na baril. Dalawang hinihinalang tulak ng ilegal na droga ang napatay ng mga pulis sa Malolos, Bulacan. Nakipagpalitan ng putok umano sina alias Charlie at alias Dong sa mga otoridad matapos makatunog ng mga pulis ang katransaksyon nila. Nasa drug watchlist daw ang dalawa at nagtutulak ng droga sa mga bayan ng Bukawe, Santa Maria at sa Malolos. Na-recover sa kanila ang dalawang kalibre 38 baril habang patuloy pa ang soko sa pagsisiyasat sa crime scene. Sila na pumutok sa atin. There's no choice to mga partner na nagtatalit sila. User matapos umanong manlaban sa mga pulis sa Santa Cruz, Maynila, ang ina ng biktima masamaraw ang loob kay Pangulong Rodrigo Duterte. Umaksyon si Jen Calimon. Mahal na Pangulo, tao lang kami, mahirap. Pero hindi makatuwiran yung ginagawa ng mga tao mo. Merong mas matataas. Merong pinangangalagaan ng iba diyang nakakatataas. Pero hindi nahuhuli, hindi napapatay. Pero kung sino yung maliit, siya yung pinapatay nila. Ito ang mensahe ni Aling Mary Flor kay Pangulong Duterte matapos mapatay ang anak na si Angelo Concepcion sa by-bust operation sa Kusang Loob Street, Santa Cruz, Maynila pasado alas 12 ng madaling araw. Bumunot daw ng baril si Concepcion matapos malaman na operatiba pala ang katransaksyon. Dito na siya ginantihan ng mga pulis hanggang sa mapatay. Aminado naman ang ina ng sospek na nagdodroga ang anak pero hindi raw ito nagtutulak. Katulong mo ko. Ako nag-assist sa'yo sa barangay 345. Sige po. Para makakalisa po. Sino ko sa inyo? Sa totoo lang, sinuko ko sa inyo anak ko. Hindi ko kinusinte. Sino pa para makalisa po? Sina. Hindi siya alam nyo yan. Hindi siya ang puser. Wala siyang baril. Na-recover kay Concepcion ng isang baril at mga pakete ng hinihinalang shabu. Labis ang galit ni Aling Mary Flor sa mga pulis na nakainkwentro ng namatay na anak. Apela niya sa mga ito. Tumigil na kayo! Hindi makatao ginagawa nyo! Tumigil na kayo! May mga kapatid, may tatay rin kayo, may nanay rin kayo. Galit na galit ako sa inyo! Iniimbestigahan na ang nangyaring enkwentro. Police Chief Director General Ronald De La Rosa encourages his troops to focus on work, particularly on top government campaigns this year. Lea Ilagan will tell us why. Police Chief Director General Ronald Bato De La Rosa explains that the country's problem on illegal drugs remains serious. This is why addressing the drug menace has to be prioritized anew. Drugs pa rin. Hindi pa natin nakakuha yung ating target dyan is zero drug-affected barangays. I don't know kung kailan natin makukuha yan, but hopefully, within this year, kukunin natin.
The PNP campaign against illegal drugs remains the priority of the Philippine National Police for this year, although it has already achieved a strategic 70% or 1.3 million to the target 1.8 previously set. This despite the initial pronouncement of General De La Rosa that the National Police Force will focus on addressing illegal gambling in 2017. Meanwhile, De La Rosa has apologized to the members of the media after they were prohibited from covering the PNP first ever New Year's call. Sorry ha, sorry. Hindi ko, wala akong instruction na iban kayo. Automatic, walang yun ang itsisis na kailangang secured yung lugar. The PNP chief also denies considering members of the media as security threats. Sa drug by bus operation ng dalawang lalaki sa Caloocan, pero ang kaanak ng isa sa mga nasawi tinangging may nangyaring operasyon. Umaaksyon si Amber Gonzalez. Pagpasok pa lang sa BMBA compound sa barangay 120 Caloocan, ito na ang bumungad sa amin. Halos baklasin na ng binatang ito ang harang ng tulay habang nagsisisigaw. Sa eskinita namang ito, inilak na ang gate para di makalabas ang dalawang lalaking nagwawala. Pero nagawa pa nitong mambato ng kubyerto sa miyembro ng media. Ang dalawang nagwawala, mga kaanak pala ng 60 anyos sa si Benedicto Anas na napatay sa Umonoy Bybus operation kaninang madaling araw. Pero giit ng kanyang mga anak, walang operasyon na nangyari. Natutulog lang daw ang matanda nang pasukin sa kanyang bahay at pagbabarilin ng operatiba. Hindi lang 10 putok yung narinig namin, kinorne nila sa loob ng bahay. Hindi pa namin alam kung tinorture nila. Kahit po tingnan niyo po yung tatay, tsura ng tatay ko, butot balat, makakapanlaban pa po ba yun? Matagal na raw tumigil sa paggamit ng iligal na droga si Benedicto, kaya di matanggap ng mga anak nito ang sinapit ng ama na may sakit pa pala sa baga. Hindi gumagamit na ang tatay ko, aminado kami. Pero hindi kami magkakaganto kung talagang hindi siya tumigil. Tumigil na yun, matagal na. Nagbago na yung magulang namin. Isang Jimmy na kapitbahay ni Benedicto ang napatay din sa operasyon. Di na nagbigay pa ng pahayag ang mga kaanak nito. Na-recover ang isang sumpak at ilang drug paraphernalia sa dalawa. Mensahe ng pamilya Anas sa mga pulis. Kung sa akin man mangyari yun, mapatay ako. Hindi ako gumagamit, hindi ako nagtutulak. Paano naman yung maiiwan ko? Sana idaman nyo na lang din. Isang buong pamilya kaagad para maubos. Ayun naman ang hinahabol diba ng ano natin, gobyerno. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang mga operatiba na nagkasan ng operasyon. Tipid din sila sa mga impormasyong ibinigay sa media. Higit 1 kilo ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa Caloocan. Umaaksyon si Carlo Castillo. Ibinida ng Caloocan PNP sa media ang 1.4 kilos ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 5.6 milyon pesos. Mula ng ilunsad ang oplantokhang ng PNP noong Hulyo, ito na raw ang pinakamalaking drug by bus operation ng Caloocan PNP. Nakumpiska ito mula sa isang grupo na kaya raw ibenta ang shabu sa iba't ibang lugar sa Metro Manila sa loob lamang ng 5 araw. Lumalabas na pinagkuhakanan nila na naman ngayon, nasa loob ng Bikutan, Kulungan. Nagtataka nga kami, bakit hanggang ngayon di pa rin tumitigil ito? Alam naman nila na may tingang kumpanya sa Caloocan, tuloy pa rin. Unang naaresto ang 24 anyos na si Jason Pagulayan sa BMBA compound bandang alas 2 ng hapon. Sunod na natunto ng kanyang source na sina Felino Neri at ang mag-live-in partner na Rafael Malyari at Rosalie Bedayo. Na-recover din sa grupo ang isang digital weighing scale na ginagamit raw na pangtarya ng shabu sa asampahan ng 4 ng kasong may kaugnayan sa pagbebenta ng iligal na droga. Doon sa mga big time pushers at nagnanais pang pumunta sa Caloocan para lang maghasik ng lagim dito, nagsilbing babala sa kanila na hindi sila titigilan ng Caloocan Police. Uba